the trend is still going strong. Isa na namang pulis ang siyang aksidenteng kumitil sa buhay ng isang sibilyan. Sadly, wala tayong video kaya malaki ang chance na hindi ito magva-viral tulad ng nangyari sa Tarlac. Pero ako, ang channel na Kaalaman, ay andito para ikalat ang balitang ito. At ang lahat ng tungkol sa paksa ay siyempre malalaman dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Buddy, hindi pa nga tayo nakakapag-move on sa balita tungkol sa mag-ina mula sa Panigi, Tarlac ay heto na naman ang isang balita kung saan sangkot ang isang pulis at isang sibilyan. Yup, you heard it right, na tila ba parang ipis na lang kung tratuhin tayo ng mga pulis. Pero hep, let me say the magic word para sa ilang pinupuna ang videong kagaya nito. Hindi lahat ng pulis, pero may ilang pulis talaga ang utak gamunggo at hindi ko alam kung paanong pumasa sila sa mahigpit na training ng ating kapulisan. Ang istorya ay ganito, kahapon lang ng gabi sa lugar ng Santa Rita, Pampanga ay nagsagawa ng dragnet operation ang mga pulis. Ang dragnet operation ay parang checkpoint, sabihin na nating checkpoint. Ito ay para matugis ang isang nilalang na nagnakaw di umano sa isang pisonet shop sa barangay. And if I may say, you know, it's all good. Buti nga't sinipag pang gumawa ng checkpoint ang mga pulis. Kudos sa kanila. However, sakto namang napadaan ang biktima na may pangalang Federico Pineda, isang 29 years old at napadaan sa kinalalagyan ng mga pulis. Base sa police captain na si Renemer Pornia, ay sakto ang description ni Federico sa itsura ng suspect. Ika pa nga niya ay sinubukan nilang i-flag down si Federico ngunit umiwas siya at dinisregard yung patrol officer. Nagkahabulan na ngayon, kinuha ngayon ng isang patrolman ang motor niya para mabilis na mahabol si Federico at para sana pahintuin. Tanungin si Federico kung bakit ganoon na lang ang kanyang ikinikilos. Ngayon, habang sakay ng motor ay dinukot ni Mr. Patrolman ang kanyang baril at di umano, hear this out buddy. Di umano ay aksidenteng nakalabit niya ang baril at tinamaan si Federico ng bala. And well, as we all know, ang lahat ng ito ay nagresulta sa pagkawala ng buhay ni Federico. At ito pa buddy ang nakakalungkot dyan dahil kung aalamin natin ang backstory kung bakit siya napadaan sa mga pulis ay dahil galing siya sa kaarawan ng kanyang anak bago mangyari ang insidente. And mind you, isa siyang construction worker na talaga namang alam naman natin na sobrang hirap na trabaho. And I can just imagine na habang patuloy siya sa pagbubuhat ng sandamakmak na semento, pagpukpok ng mga bakal at marami pang iba ay isa lang ang iniisip niya. Ang mabigyan ng magandang birthday ang kanyang unika iha. Ika nga ng kanyang kapatid na si Michelle ay pilit po naming tinatanggap pero talagang masakit po para sa amin. Kasi wala naman kaming alam na ginawang kasalanan ng kapatid ko. Ang liit pa ng mga anak niya. Sana bago siya gumawa ng hakbang o bago siya bumaril, sana kahit sa paa na lang o kaya yung motor na lang niya. Pinuruhan niya eh. Bingo! Bingo ito buddy, hindi ko alam, hindi ko lubos maisip kung ano kaya ang iniisip ng mga pulis na ito at bakit direktang pinupuntirya nila ang mga lugar na alam naman nating pag tinamaan ay malaki ang tsansa na may mangyaring masama sa kung sino mang tao yon. I mean, don't get me wrong ha, baka mayroon na namang tao dyan ang kumampi sa pulis at sabihin na nakasakay siya ng motor kaya for some reason ay sumegway ang bala at hinangi na lang bigla papunta kay Federico. Mind you guys, bagamat iba-iba ang baril na hawak ng mga pulis, ay malaki ang tsansa na mayroon itong tinatawag na safety switch kung saan kailangan mo muna itong i-disable para makapagpaputok ka ng bala. Ibig sabihin ay ang pulis na gumawa ng lahat ng ito ay tinanggal ang safety switch, itinutok kay Federico at boom, things just happen. Siya nga pala buddy, hindi ko pa napapangalanan ang pulis na dumali kay Federico. Ito si Police Corporal Eframe Ramirez na hindi ko masabi kung sa kabutihang palad ba o sa kasamaang palad ay hawak siya ng mga pulis dahil dalawa lang ang maaaring mangyari dyan. Pwedeng makulong siya habang buhay o di kaya naman makalaya siya sa kung anumang dahilan. Kasabay na rin ito ang pag-utos na disarmahan si Ramirez at nangako ang mga mag-iimbestiga sa kaso na magiging patas sila sa investigasyon. Well, sabi nyo eh, and let me say the magic word again, hindi naman lahat ha, hindi lahat ng pulis, don't get me wrong, pero may iilan. At para naman sa mga taong magsasabi na baka nga siya ang nang hold up at dapat lang sa kanya yon, ay nahuli din noong gabing yon ang tunay na salarin sa pang-hold up na pinangalan ng Joven Basera. Nakuha sa kanya ang humigit sa 6,000 pesos na ninakaw niya sa isang tindahan.
Alam nyo ba di sa mga nangyayari ngayon sa mga isyu tungkol sa ating kapulisan ay napagtanto ko na totoo nga yung mga sinasabi ng magulang natin. Hindi ba't noong ating kabataan may panakot sila yung halaga may pulis dyan. At syempre bilang bata ay matatakot tayo. Pero ngayong tumanda na tayo ay nai-a-apply ko na to sa aking sarili. Uy, umiwas tayo dyan. May pulis. Na-realize ko rin na paminsan-minsan ay may meme na tumatama pala tulad na lamang ng meme na ito. Ako po si RG Carlo L. Pakong 13 years old, nag-aaral po sa grade 4. Pangarap ko pong maging pulis para pong mahuli ko mga kriminal. Paglaki ko po, gusto ko pong maging pulis para pong matulungan ko mga mahuli. Paglaki ko po, gusto ko pong maging pulis para pong mahuli ko ang kriminal. Paglaki ko po, gusto ko pong maging sunda. Paglaki ko po, gusto ko pong maging pulis para po mahuli ko ang mga kriminal. Paglaki ko, gusto ko maging kriminal para ma... Paglaki ko po, gusto ko pong maging pulis para po mahuli ko ang mga kriminal. Alam nyo ba di para sa akin lang naman ano para sa akin in my humble opinion, di hamak na respetadong respetado ko ang mga sundalo natin. Yung mga may hawak ng malalaking baril, mga militar na talaga namang nasa frontline kung may sigalot na mangyayari sa kung saan mang lugar sa Pilipinas. I mean, they've been through a lot at talagang disiplinado. Hindi tulad ng mga pulis dito sa syudad natin na ewan ko ba kung bakit sila pumasa at bakit ganoon na lang ang ginagawa nila. At hindi ko na rin naman maaasahan na humingi ng tulong sa pinaka-head ng PNP sa Pilipinas dahil sino ba naman yun? Well, si Sinas lang naman. Kayo na ang magsabi sa comment section. Ngayon, sasabihin ko ba ang magic word? Hindi na siguro dahil every time na gumagawa ako ng video tungkol dito ay dapat given na yan. At hindi ko na kailangan pang ulit-ulitin. At siguro, dyan na matatapos ang video ito. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta. And as always, thank you so much for watching. Goodbye!